kaugnay ng isyong iyan, kasama natin dito sa studio sina dating Las Piñas Representative Cynthia Villar at Mike Lu, ang presidente ng Wild Bird Club of the Philippines. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. All right. May dalawang issue dito sa bird sanctuary na ito kung bakit gusto nilang i-relocate or gusto nilang tanggalin. Una ay nagko-cause daw ng mga bird strikes. At delikado raw, baka daw magdulot ng mga plane crash. Pangalawa, may reclamation project. Let's deal with the airport issue muna. Talaga bang delikado para sa ating paliparan yung magkaroon ng bird sanctuary na nandun daw sa flight path nitong mga eroplano? Nagtataka lang kami na ngayon na magre-reclamation sila, suddenly they're making a big issue of the bird strike. Napakatagal na nung bird sanctuary doon. At napakatagal na rin ng airport. Wala naman silang issue ganyan. Suddenly, nung sila magre-reclaim ng Manila Bay, biglang binibring up nila yan. And if you will notice, I've been around the Philippines, halos lahat ng airport natin along the water. And when I was in Tacloban Airport, tumutunog yung mga sound system. Sabi ko, ano yun? Tapos sabi nila, binubugaw daw yung mga ducks. At saka yung sinasabi nilang pinasok ng Philippine duck, yun na sa Tacloban nangyari, hindi dito and sa Manila. And I understand, in other countries, nangyayari rin ito. Kasi minsan sa New York, meron kaming balita, tapos may mga litrato ng mga ibon na nandun sa runway minsan. Hindi man sila nagka-crash eh. Suddenly ngayon, they're saying this, because they're going to reclaim Manila Bay kasi nasa Supreme Court kami ngayon. Ni-refer kami sa Court of Appeals. Nag-file ako ng petition for writ of kalikasan to stop the Manila Bay reclamation. Not only because of the yung bird sanctuary doon, not only because yung aming mga mangrove area doon na nagpo-protect sa amin from typhoon surges na andon, mamamatay yun pag nagkaroon ng reclamation. At doon sa mga mangrove doon pinapanganak yung mga isda, yun ang breeding ground ng fishes para to supply the fishes sa Manila Bay. Kasi pagkahuli, kailangan may replenishment ang Manila Bay. And three of our rivers, the Parañaque River, the Las Piñas River, and yung Zapote River. Na yung Zapote River, lahat ng water coming from Cavite goes to the Zapote River at lumalabas sa Manila Bay. Lahat yan lumalabas sa Manila Bay. Pag sinera nila yan, edi sa amin, di babaha. Ang mangyayari, ang Manila Bay ang lupa at kami sa Las Piñas, kami ang tubig. Which is contrary to the law of nature, na kami yung lupa, yung Manila Bay ang tubig. Ngayon, babalik ta rin nila. Kasi lalagyan nila ng lupa ang Manila Bay. Tapos kami ang titigilan ng tubig. Dahil ang tubig, maghahanap yan ang pupuntahan. Kami yun. Parañaque, Las Piñas, Bacoor. Alright. So, we're against this. Ikaw, Mike, pinag-aaralan mo yung behavior nitong mga ibon na to. Unang-una, bakit ba... Ano ba ginagawa ng mga ibon dun sa bird sanctuary na yon? Tapos talaga bang flight path nga ba talaga ito kapareho nung yung flight path rin ng mga eroplano? Well, yung buong Pilipinas ay nasasakop sa East Asian Australasian Flyway. Right. Na this is a natural occurrence na every autumn, nagmamigrate talaga yung mga ibon from the Northern Hemisphere, from Siberia, China. Bababa ng tropics, yung iba bumababa pa hanggang Australia. Or New Zealand. Oo, pero hindi naman nila kayang lumipad mula China tapos dire-diretso to Australia. Naku, mapapagod yung mga yon. So, may mga kailangan natin ng mga wetlands and stopovers para makapaghinga sila. So, ang Pilipinas ay isa sa mga stopovers nitong mga ibong ito. Tama. Nagaling ng China papuntang Australia. Or yung iba, nag-i-stay din dito buong winter. Alright. At matagal na itong sanctuary na ito. Well, maski hindi mo siyang i-declare na sanctuary, dumaandaan talaga yung mga ibon dito. Mm-hmm. Diba? Natural. Hindi dineclare ni President Arroyo na sanctuary siya. Ah, darating na yung mga ibon. Mm-hmm. Talagang dumadaan ng mga ibon dito. Alright. At yung Manila Bay is one of the important wetlands in the Philippines, ang buong Manila. So, ano ang mangyayari sa mga ibong ito kapag tinambakan na ng lupa yung sanctuary na ito? For example, ikaw yung ibon, di ba? Pagdating mo nitong season, alam mong doon ka mag-rest, doon ka kakain, biglang nawala, saan ka pupunta? Ang next na green area na malaki ay ang airport, di ba? So ang takot namin is pumunta sila lahat sa airport. Kasi ginawa yung Pagcor City, yung ginagawang entertainment city ngayon, that was a good sanctuary also. Mm-mm. When they cut down all the trees, biglang nabulabog lahat ng migratory species. At saan sila pumunta?
may reports from Adamson University, LaSalle, even on Buendia, dun sa traffic, dun sa island mismo, biglang dumating yung mga egrets. So, ang iniisip ninyo, kapag tinambakan ng lupa itong bird sanctuary nito, maghahanap at maghahanap ng pupuntahan ng mga ibon, ang next nilang pupuntahan, airport. Oh, that's the biggest green and open area. Mas delikado yun. Tama. At dapat, kaya nga dapat nating study ng mabuti. Hindi lang natin pwedeng sabihin na ibon, lahat ng ibon patayin, tanggalin yung sanctuary, di ba? Kailangan natin study ng mabuti anong species itong involved na to. In the same way na kapag tinambakan din ng lupa yung tubig doon sa sanctuary, maghahanap din ng pupuntahan ng tubig. Oo, wala rin pupuntahan. So, babalik sa amin lahat. Kami ang babahain. Kami parang Marikina. Sila yung binabahan ng 5 feet. Kasi ang projection ng hydrologist in a situation na very bad, tataas kami ng 5 meters. Wow. That's two story. Wow. At parang, hindi binabaha usually ang Las Piñas. Kasi for the last 10 years, we have been doing this Las Piñas sa Potter River Rehabilitation Pero Program. Pero ang sabi, ma'am, nung magre-reclaim dito sa bird sanctuary na to, dito sa bandang Manila Bay, maglalagay daw sila ng mga kanal. Eh, lahat naman. Hindi naman daw mababarahan. Eh, lahat ng Manila may kanal, di ba? Kaya tayo lahat, tuwing monsoon rain pa lang, bumabaha na buong Metro Manila. Mm-hmm. Eh, tapos pinag-aawayan nila why hindi nagpa-function yung mga pumping stations. Eh, nakita na nila that it did not work. Eh, spare naman nila kami. Mm-hmm. And when I filed the writ of petition for writ of kalikasan, 315,000 resident of Las Piñas signed the petition. Kasi babahain kayo. Oh, yun ang direct attack. And that is the majority of the people of Las Piñas. Dapat i-consider yung feeling ng mga tao. Mm-hmm. Hindi naman yung feeling lang ng isang negosyante na gustong yumaman out of the reclamation. Mm-hmm. Diba? Pero yung bird strikes na sabi dumoble daw ngayong taon, is this a threat? Hindi ba bakit cause naman for concern ito? Na, but dodoble last year, hindi. Ngayon dodoble. I think they're using this so that they can close the sanctuary and they can go ahead with the reclamation. Kasi dati na yung naandyan, the airport was there, the bird sanctuary was there, but walang publicity ngayon ganito. Lang. Wala naman tayo nadinig na bumagsak na aeroplano because of bird strike in the Philippines in all its history. Oh, but suddenly, it's an issue now because they're doing the reclamation now. Okay, Mike, yung mga bird strikes na yon, pinag-aralan nyo ba? Mga migratory birds ba talaga? Itong mga tumatama doon sa... Kasi yung nakita ko doon sa Tacloban, parang mga ducks yun eh, di ba? Philippine ducks. Oo, hindi yun naman ata migratory yung Philippine ducks, di ba? Hindi nga. Oo. Yun nga ang problema. Pero yung nandito sa mga Philippine Airlines, minsan may tumatama. Yun nga yung problema, they never study what species. Mm-hmm. The other day, kausap ko yung taga-Philippine Airlines, sabi nila, wild migratory ducks daw yun. Sabi ko sa picture, obviously, Philippine ducks yun. Nagpadala sila ng feather sample sa Smithsonian. Mm-hmm. At yung Smithsonian, sumulat-uli sa Wild Bird Club. Mm-hmm. Tinatanong, anong species to? Kasi wala kaming data on Philippines. Mm-hmm. The Philippines. Diba? Di bumalik uli dito, nag-consult uli sa atin. Okay. So hindi natin sigurado kung... Kung anong klaseng mga ibon ito? Kami, sigurado kami. Na hindi ito migratory birds? Na hindi, yung sa Tacloban, hindi migratory. Pero at yung dito sa Manila ng mga birds? Sa Manila, nung January, naglabas sila ng picture ng mga egrets, mga tagak sa runway. Mm-mm. Tapos, that same day, I was flying out. Binilang ko yung mga egrets, 40 plus before the takeoff. Mm-mm. So, madami siya, nagulat ako. Pero lahat nun ay cattle egrets. Or mga tagak na sa rice fields. Which we never recorded in Freedom Island. Kasi freshwater birds to. So, hindi rin migratory birds? Hindi din, resident birds. So, you have to know kung anong species ng ibon yung ang delikado doon. Yun ang dapat natin i-eradicate. Ano yung habitat nila? Ano yung kinakain nila? Uh-huh. Hindi yung porket, basa ibon. Hindi pwedeng kasi ganun. Posible namang kalapati yung mga yan. Tama. At madaming nag-aalaga ng kalapati, maski may ordinance na ang Paranaque City Government. Madami pa rin nag-aalaga ng kalapati. As a person na pinaglalaban ang karapatan ng kalikasan at ng mga ibon, ano ang mensahe ninyo din sa airport at saka sa nais mag-reclaim nito? Gusto kong sabihin na we're here to help. We are part of the riding public, di ba? Kung may bird strike, maapektuhan din kami. Matatakot din kami. So, gusto namin na pag-aralan nila ng mabuti kung paano i-analyze at
ilutas ang problema. Mm-hmm. Ma'am Cynthia, kayo po. Ang message ko naman is, huwag nilang gamitin yung birds as an issue para isara na nila yung critical habitat. Because mm-hmm. hindi naman critical habitat is all about birds. Mm-hmm. Na andun yung mga mangrove na nagpo-protect sa amin sa typhoon surges, na andun yung breeding ground ng ating mga fishes na nagsusupply ng fishes sa Manila Bay na bumubuhay sa napaka maraming fishermen sa ating bansa. And then, how about Las Piñas, Parañaque, and Bacoor na babaha, maawa naman kayo sa amin. Mabuti nga ngayon, hindi kami bumabaha. Gusto nyo, isama pa kami dun sa mga listahan ng mga bumabaha sa buong Pilipinas. And you have a very strong feeling na hindi yung plane crash at bird strike ang dahilan kung bakit... No, they want to reclaim Manila Bay. Mm-mm. All right. Maraming salamat dating Las Piñas Representative Cynthia Villar at Wild Bird Club of the Philippines President Mike Liu. Thank you. Thank you.